Welcome to our Living Like Jesus live streaming. Don't forget to like our official Facebook page. Follow our Instagram and Twitter accounts. Subscribe to our YouTube channel. Just open your YouTube app and search for Jesus is Our Shield Worldwide Ministries, or simply in the search bar, just type youtube.com/Jesus is Our Shield Worldwide Ministries. Click the subscribe button now and be updated with the latest Living Like Jesus preachings of the man of God, Apostle Renato D. Carilli, and also the ministry's events. This God's greatest anti-move through social media. Watch tonight's program and be blessed beyond measure, entitled Hinalintulad po ni Jesus yung ating buhay sa sanga. Ang sanga kahit diligan mo, paarawan mo, ipurun mo, malibang nakakabit sa puno, hindi siya mamumunga. Hinalintulad po ni Jesus yung ating buhay sa mga isda sa dagat. Kahit ikaw ay pating, balyena, ikaw ay lumba-lumba, ikaw ay tuna, magaling kang lumangoy, lahat ng credential ay meron ka. Pero pag wala ka sa tubig, mamamatay ka. Ito po mga ilaw na ginagamit natin ay maganda. Pero kahit siya po imported, hindi po siya magbibigay ng liwanag malibang siya po ay nakakabit sa source ng kuryente, ng power. Si Jesus po ay nagpunta ng mundong ito, hindi lang para mamatay sa krus ng Kalbaryo, bayaran ang ating mga kasalanan, pagalingin ang ating mga sakit at karamdaman, bigyan tayong kapayapaan, alisin tayo sa kahirapan. But the same time, siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo, mahigit 2,000 taon na nakakalipas at nabuhay na maguli mula sa mga patay upang tumira sa atin. We love you, precious Father. Thank you for your love, goodness, and great faithfulness to us. Thank you, Lord Jesus, for dying for us, that we may live for you. Thank you, God, the Holy Spirit, for being here and bringing us to the will of the Father. For you alone are worthy, that all the glory be given unto you today, tomorrow, and forever. Soul, are you weary and troubled? The light in the darkness to see. There's a look at the face of the Savior. Turning His life to you. Philippines, are you weary and troubled? The light in the darkness to see. There is a look for a light
of the Savior. A loving and caring for you, who turned your eyes upon Jesus, look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. His word shall not fail you, he promised. Believe him and all will be well. Then go to a world that is dying. His perfect salvation to tell. Oh, turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of earth will go strangely dim in the light of his glory and grace. There is a name I love to hear that calms my heart and steals my peace. There's no other name that I've ever known that make my heart aflame. There is a name I love to sing of sacrifice and offering. There's no other name that can grace a song with the name above all names. Like Jesus, Jesus, no other name sound quite as sweet as Jesus. Oh, Jesus, like no other name I know. Like Jesus, oh, Jesus, no other name sound quite as sweet as Jesus. Oh, Jesus, like no other name I know. Oh, Jesus, just the mention of your name and flower grows in the desert, blooms again. Like fire and winter cold, like you, precious gold. Jesus,
just the mention. Oh, yun eh. Totoo po, Panginoong Jesus, ikaw po ang lakas ng mahihina. Ikaw po ang kapayapaan ng mga naguguluhan. Ikaw po ang kagalakan ng mga lumuluha. Ikaw po ang tahanan ng mga walang masilungan. Ikaw po ang hustisya ng mga naaapi. Ikaw po ang ilaw ng mga nasa dilim. Ikaw po ang tagumpay ng mga nasa kabiguan. Ikaw po ang kalusugan ng mga may sakit at karamdaman, ang kanilang dakilang manggagamot. Ikaw po ang tagapagpala sa mga nagugutom at nauuhaw. O ikaw po ang buhay namin, ang aming tagumpay ng buhay at buhay na walang hanggan. Salamat na ibinayad mo ang iyong buhay sa krus ng Kalbaryo upang kami iligtas. Bigyan ng buhay na walang hanggan, gawing mga anak ng Diyos. Salamat na hindi ka malayo sa amin, na hindi ka rin malapit, ikaw ay suma sa amin. Salamat na sa bawat panahon ay nandiyan ka, na pagka kami tumawag sa iyo, ikaw ay sasagot. Na kahit minsan ay hindi mo kami iniwanan o pinabayaan, napakabuti mo. Salamat ng pag-ibig mo sa amin ay napakataas, napakalalim, napakahaba at napakaluwag. Pag-ibig na naging daan upang iyong buhay ay alay sa krus ng Kalbaryo upang kaming nasa kasalanan ay mangaligtas. Tanggapin mo po ang aming pag-ibig, Panginoong Jesus, ang aming pagsama, mabuting Ama, ang aming wala hanggang papuri. Hindi kami magsasawang sambitin ang pangalan mo habang panahon. Dahil pag binibigkas namin ang pangalan mo, ay may nangyayaring dakilang bagay. Ang himalay nagaganap, ang dilim ay dumadating, o ang dilim ay naglalaho dahil ang liwanag ay dumadating. At dahil sa iyo, kami po'y payapa sa banta ng pandemya at kaguluhang nagaganap sa buong mundo. Dahil ikaw ang aming tagapagtanggol, ang aming tagapag-ingat, ang aming baluti at kalasat, ang aming mabuting Ama na nagsabing hindi mo kami papabayaan. Salamat po sa iyong kabutihan. Jesus, just the mention of your name. And flower grows in the desert, blooms again. Like fire in winter cold, like pure precious gold. Jesus, just the mention of your name. Sabihin po natin itong lahat, mga minamahal. Ngayong araw na ito, ay mararanasan ko ang Diyos, ang Panginoong Jesus, sa kapangyarihan ng Diyos Espiritu Santo. At ako'y maliligtas. Ang aking mga sakit, karamdaman, ay gagaling. Ako'y mapapagpala, mabubuhay na mapayapa, anak ng Diyos, kasama ang Diyos habang panahon. Amen. Sige po, palakpakan po natin ang Diyos ng malakas. Yung po bang malakas na naniniwala ang Bulacan po ay pinagpala na ng Diyos?
Yung po bang palakpak na naniniwala ang Diyos po'y gumawa ng dakilang bagay sa ating mga buhay? Ayun tayo po'y naniniwala ang si Jesus po'y nandito kanina pa. At siya po'y kasama natin, ay palakpakan po natin siya ng malakas. Alleluia! Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for every family, I speak the holy name. Stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. And everybody say, Amen. So, God bless you all. Be seated, please. So, taas po yung kamay dito na nagpuntang meron pong sakit at karamdaman. Pakitaas po yung dalawang kamay. So, kayo pong milyong-milyong viewer at listener ng programang Oras ng Himala sa television, sa radio, sa atin pong live streaming sa Facebook page ng ministry at sa ating Living Lagi Satellite Network worldwide, God is a spirit. He's not limited by time, distance, and even space. Saan man po kayo naroon ngayon, all over Bulacan, Luzon, Visayas, Mindanao, and around the world, the Lord will heal you. I said, the Lord will heal you. Hindi ko po sinabing He will try to heal you. Ang sabi ko, He will heal you. Hindi ko po sinabing He will attempt to heal you. Ang sabi ko, He will heal you. Hindi ko po sinabing, He will struggle to heal you. Ang sabi ko, He will heal you. May tao po ba dito? Wala po kayong gagawin, kundi intindihin po ang sasabihin ko, dahil ang sasabihin ko po sa inyo ay hindi ko salita, salita ng Diyos. Dahil kung aking pong sasabihin sa inyo yung salita ko, ay hindi na po ako mangangaral. Dahil ang salita ko po ay walang kapangyarihan. Ang salita niya po ang pinakamakapangyarihan sa lahat. At ang sabi po niya in Matthew 24:35, lilipas ang langit at ang lupa, pero ang salita niya ay hindi. Kaya sa inyo pong pakikinig, ang Panginoon po ay nasa tabi ninyo, at habang ako po ay nangangaral, kayo po ay kanyang pinapagaling. Inindihin niyo lang po ang sasabihin ko. Siya po ay isisimplify ko. At sundin niyo po ang utos ng Diyos, at ganun kadali, mamaya ako po ay mananalangin. Ang cancer po ninyo ay mamamatay. Ang sakit niyo po sa buto, sa baga, sa bituka, abdo ay gagaling. Kung kayo po'y may sipon, may ubo, may lagnat, may takot po sa COVID,
sa iba pang bariyat nito, matatapos na po ang takot ninyo at malalaman po ninyo na ito po palang ang mga virus na ito ay takot kay Jesus na sasa inyo. At inyo pong madidiskubre na pagka kayo po ina kay Kristo ay hindi kayo tatabla ng COVID-19. Hallelujah. So samahan niyo po ang lingkod ng Diyos in the book of John chapter 21 verse 1 to 6, and I read the word of the Lord. After these things, Jesus showed himself again to the disciples at the Sea of Tiberias, and in this way he showed himself. Simon Peter, Thomas, called the twin, Nathanael of Cana in Galilee, the sons of Zebedee, and two others of his disciples were together. Now watch this. Simon Peter said to them, "I am going fishing." They said to him, "We are going with you also." They went out and immediately got into the boat, and that night they caught nothing. Don't forget that word, they caught nothing. Verse 4, but when the morning had now come, Jesus stood on the shore, yet the disciple did not know that it was Jesus. Verse 5, then Jesus said to them, "Children, have you any food?" They answered him, "No." And the last verse, verse 6, and he said to them, "Cast the net on the right side of the boat, and you will find some." So they cast, and now they were not able to draw it in because of the multitude of fish. Kaya ito po yung amazing story. Ito po ay mga alagad ng Panginoong Jesus. Sila po ay professional fishermen. Nung sila po'y tinawag ni Jesus para gawing mga apostol at mga alagad, sila po'y nangingisda sa Sea of Galilee dahil sila po'y taga-Galilee. At ito po, mga alagad ito'y nangisda sa loob po ng 6 oras. Straight po yun. At sila po ay grupo. Take note of that word, sila po'y grupo. Wala pong ulan nung sila po'y mangisda. Maganda po panahon. Meron silang bangka, merong lambat, may expertise. Meron pong unity at meron po silang strength. Sila po ay may malawak na karanasan sa pangingisda. But let me ask you one question. Bakit sa gitna po ng lahat ng kanila pong credential at credibility ay wala silang nahuli kahit isang pirasong isda? That is my question. Bakit po wala? Amazing po yun. Kasi usually, sa panahon natin ngayon, pag matalino ka, eh magbubunga yung iyong katalinuhan. Pagka ikaw ay may pinag-aralan, yung pinag-aralan may magbubunga. Masipag ka, ang kasipagan may magbubunga. Kung master mo ang isang profession, ito'y magbubunga. Pero rito po sa case nila, they have all the credential, the credibility, the ability, the unity, the strength, the machinery, but they fail to cut peace. Wala po silang nahuli kahit isang piraso. At huwag mo itong kalimutan, Pilipinas, sambayan ng Pilipino. Huwag natin itong kalimutan, mahal na Pangulo, President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr., Vice President-elect Inday Sara Carpio Duterte, at lahat ng nanunungkulan sa Korte Suprema, sa bawat lalawigan, mga negosyante, mga kapatiran sa iba't ibang religious group at circle, mga professional, buong AFP, buong PNP, DOH, at lahat ng government agencies. Isa lang po ang dahilan kung bakit wala silang nahuli, sapagat hindi nila kasama si Jesus. Huwag po natin kakalimutan yan. Hindi po masamang tayo po may talento, may galing, may talino, may pinag-aralan. Dapat po yun. Dapat ang buong Pilipinas po edukado, professional, talented. Hindi masama na tayo po may unity. Kailangan po yun. Dahil pag ang isang bahay po divided, it will not stand the test of time. Hindi po masama na tayo po may religion. Hindi po masama na tayo po'y religyoso. Hindi po siya masama. Mabuti po yun. Pero pag wala po si Jesus sa buhay natin,
ang Diyos na may gawa ng langit at lupa, na nagsabing kung siya ay wala sa atin ay wala tayong magagawa, tayo po ay mabibigo. Hinalintulad po ni Jesus yung ating buhay sa sanga. Ang sanga kahit diligan mo, paarawan mo, ipurun mo, malibang nakakabit sa puno, hindi siya mamumunga. Hinalintulad po ni Jesus yung ating buhay sa mga isda sa dagat. Kahit ikaw ay pating, balyena, ikaw ay lumba-lumba, ikaw ay tuna, magaling kang lumangoy, lahat ng credential ay meron ka. Pero pag wala ka sa tubig, mamamatay ka. Ito pong mga ilaw na ginagamit natin ay maganda. Pero kahit siya po imported, hindi po siya magbibigay ng liwanag malibang siya po ay nakakabit sa source ng kuryente, ng power. Si Jesus po ay nagpunta ng mundong ito, hindi lang para mamatay sa krus ng Kalbaryo, bayaran ang ating mga kasalanan, pagalingin ang ating mga sakit at karamdaman, bigyan tayong kapayapaan, alisin tayo sa kahirapan. But the same time, siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo, mahigit 2,000 taon na nakakalipas at tabuhay na maguli mula sa mga patay upang tumira sa atin. Hindi po ba kayo natutuwa? Siya po ay tumira sa atin. Upang kahit saan po tayo pumunta kagaya ng tubig na ito. Nung siya po'y ininom ko, kahit saan ako pumunta, bahagi na po siya ng katawan ko at kalusugan ko. Pag si Kristo'y tumira sa iyo, kahit saan ka pumunta, kasama mo siya. Question. Ay, paano titira si Jesus sa akin? Paano po nakapasok po yung tubig sa akin pong katawan? Pinapasok ko, ininom ko. Paano titira si Kristo sa iyo? Papasukin mo sa puso mo, mananalangin tayo mamaya. Papasok siya sa puso. At pag siya'y nakapasok sa puso mo, lahat ng sakit at karamdaman mo ay gagaling. Ako po yung naisilang po sa isang pamilyang may kaya. Bata pa po kami, milyonaryo na po ang mga magulang ko. Lahat po ng fruit stand po sa Araneta Center sa Cubao, dahil ako po'y ipinanganak sa Quezon City, amin po yun. Yung amin pong negosyo po'y livestock, kambing, tupa, at kami po ang nagrarasyon sa malalaking supermarket. At di ko na po babanggitin ang mga pangalan, pero alam nyo po yun hanggang sila po'y nag-i-exist. Mga magulang ko po nagrarasyon doon. Ang akin pong lolo po ay nagpapare, kaya lang dahil kami po'y lahi na magagandang tao, nakita niya po yung lola kong napakagandang babae, so pinakasalan niya po yung lola ko. At ako po ang naging ikalawang anak sa panganay, nilang anak ng lolo't lola ko, kaya sa amin po tatlong magkakapatid, tanggap naman po ng mga kapatid ko, ako po yung pinakamagandang lalaki. So, kinakwento ko po ito sa inyo dahil gusto ko pong makita niyo yung religious background ko. Labas-pasok po ako ng simbahan. Yung groto, hindi ako nagpapalya. Yung 14 na istasyon, buo ko po yun. Kada Wednesday, ako po'y nasa Baklaran as Wednesday. Lagi pong may aboy yung noo ko. Lagi kami ng nanay ko sa Antipolo sa Hinulugang Taktak. Pinaliliguan niya po kami ron. Lagi po ako sa Quiapo. Palagi po ako sa Santo Domingo. At pagdadating po yung Enero a 9 ng bawat taon, kasama po ako doon sa nagtutulak sa mahal na poong Nazareno. Isang araw, ako po'y nagtanong, at ang sabi ko, bakit ganito buhay? May pera ko, habulin ako ng mga babae, kaibigan ko mga general, fiscal, abogado,
mga gamit ko imported, mga kaibigan ko, ikapitan ng mga barko, international po ito. Mga gamit ko, stateside, branded mga alam ko, sigarilyo ko, sapatas ko, Bali, paro ko, Montagut. Bakit? Ang lungkot ng puso ko. Bakit? Parang ang layo ng Diyos. Hindi naman ako nakakalimot sa kanya. In fact, bago po kami manood po ng sine ng kaisa-isa kong asawa for 40 sabang panahon period, eh magsisimba muna kami. May bagyo o wala, hindi ako po mapalya. Linggo-linggo po yan. Pagdating po sa pasyon, yung aking po mga kaibigan, pag naubos na po yung panset, yung ube, at saka yung lumpia, hindi na sila nagbabasa ng pasyon. Ako po, kay walang lumpia, walang ube, walang pansit, nagbabasa pa rin. Pag wala na pong maibigay na kape yung nagpapapasyon, wala na po sila. Ako po, kahit walang kape, nagbabasa pa rin. Tinatapos ko po yung pasyon. Kahit ako'y namamaos. Kahit ako po'y puyat. Sabi ko, ba't ganito buhay ko? Ang buti kong tao, ang dami kong kaibigan, palatulong ako sa nangangailangan, bakit ang lungkot ng puso ko? Isang araw ako po'y lasing, galing po sa nightclub. Yoro, nakaisang boteng Johnny Walker ata ako. Pagpasok ko po ng aming tahanan, meron ako nakitang maliit na Biblia sa ibabaw ng telebisyon. Meron ako narinig na tinig, hindi ko po alam si Jesus yun. Sabi niya, basahin mo yan. Maya-maya may bumulong naman sa kabilang tenga ko, yung diablo yun. Sabi ni Satanas, pag mong basahin niya, masisira ulo mo. Hindi mo ba alam, yung nagbabasa ng Biblia, eh, nasa mental, maraming nasira yung ulo. Sabi, eh, natakot ako. Eh, ba't ko babasahin yan? Hindi ko nga titingnan yan. Hindi ko hawakan yan. Maya-maya, nagsalita na naman ng Panginoong hindi ko kilala. Sabi niya, basahin mo yan. At ang kukunin ko na to, ito na naman yung diablo. Huwag mong basahin yan, masisira ulo mo. At hindi ko kinuha. Ikatatlong tinig po, malakas na, pero puno po ng pagmamahal. Anak, kunin mo yan, basahin mo yan. So kinuha ko po siya. At binugusan ko po siya. At doon ko po nakita ang sagot. Kung bakit pala ganun yung puso ko malungkot kahit meron ako lahat ng bagay, labas-pasok ako sa simbahan, baka Diyos po ako, lagi po ako nagkukomunyon, nangungumpisal, mga kamag-anak po namin, mga pari, kasi si Kristo pala wala sa puso ko. Naniniwala akong may Diyos pero hindi ko kilala kung sino ang Diyos. At hindi ko alam kung ano ang Diyos. In January 12, 1986, the Lord Jesus Christ arrested me. And for the past 37 years, I traveled the nation and the world preaching Jesus Christ, the only begotten Son of God, as your Savior, your healer, your provider, your defender, your eternal life, your glory, your victory, and your amazing grace. At natapos na po yung kalungkutan ng puso ko. At nadiskubre ko, hindi pala sapat na ako'y may reliyon at ako'y reliyoso. Kailangan palang makilala ko ang Diyos ko. Kailangan palang maranasan ko siya. So binasa ko po ang Biblia, na-memorize ko po ang buong New Testament, at habang binabasa ko po ang Biblia, nakita ko ang katotohanan kung gaano ako kamahal ng God the Father. At sinugo niya ang God the Son, si Jesus Christ, para bayaran ang kasalanan ko at kasalanan ng buong mundo. At nakita ko po kung gaano kaganda ang plano niya sa akin. At ito pa po ang na-discovery ko. Na yung pong mga sakit na nararamdaman ko noon, na pinapagpasalamat ko sa Diyos dahil ang naituro po sa amin noon, ito'y pagsubok. Kaya no, ako po'y maraming nararamdaman sa katawan. Eh, siyempre, talagang marami ko mararamdaman. Biro mo, alak, babae, sigarilyo, sugal, yabang, amen. E di, ang dami kong nararamdaman. At doon ko po na-discovery na itong sakit na pinapagpasalamat ko sa Diyos, hindi pala galing sa Diyos. Ayaw pala niya na ang tao'y nagkakasakit. At yung po pala ay bunga ng aking sariling gawa, bunga ng pagsaway ko. At na-discovery ko na kalooban pala ng Diyos na lahat ng sakit ko at karamdaman at sakit at karamdaman ninyo ay gumaling kaagad.
At sa loob po ng 37 taon, magmula noon hanggang ngayon, hindi po ako na-hospital kahit minsan. Lahat po ng karamdaman ko ay pinagaling ni Jesus. At sa awa po ng Diyos sa atin pong paglilibot sa bansang ito at buong mundo, pangangaral sa radio, television, ay milyon-milyon po ang gumaling. Yung nakita niyo pong clippings kanina, wala pa po yun sa 1/8 na mga himalang dapat niyong makita. Kagagaling ko lang po ng Ilocos Oridion. Apat na araw po ako nagturo roon, puno po ang Centennial Arena. Parang ganito, maraming pulis na nakikinig. Ando doon po yung mga nununungkulan sa pamahalaan, ang mga mamamayan. Grabe pong karamdaman ang nakita ko. Meron pong dumalaw po ron na siya po'y merong lung cancer, siya po'y nasa wheelchair, meron po siyang plastic, doon po dumadaan yung tubig na dinidrain sa bagay niya. Siya po'y may tanning na. Tayo po'y nanalangin at siya po'y tumayo at siya po'y lumakad at siya po'y pinagaling ni Jesus. Meron pong isang matanda po doon, siya po'y bedridden, hindi po siya nakakalakad at siya po'y ating pinagpray, siya po'y lumakad. Merong isang babae, siya po'y may cancer, hindi po siya gumagaling, meron pa siyang diabetes, malabo pa mata niya, meron pa po siyang sakit sa baga, lahat po ng sakit niya sa isang kisap mata, pinagaling ni Jesus lahat. Hindi ko po alam kung gaano karami po ang gumaling. Isa lang po ang alam ko. Yung pong gumaling sa tatlong araw pong meeting na yan, pero po yung meeting ng mga pastor ay daan-daan. At hindi ko po alam kung gaano karami ang gumaling sa TV, radio, sa Facebook, sa YouTube. Alam ko po, daang-daang libo. Lahat po sabay-sabay pinagaling ni Jesus lahat. Kaya tatlong bagay lang pong iwan ko po sa inyong lahat, kayo po may, mga may sakit at karamdaman. At ito po ibabasahin ko po sa inyo sa aklat po ng Mateo, Kabanata 8, Talata 1 hanggang 3. When Jesus had come down from the mountain, then great multitudes followed Him. And behold, a leper came and worshipped Him, saying, Lord, if you are willing, you can make me clean. Then Jesus put out His hand and touched him, saying, I am willing, be cleansed. Immediately, his leprosy was cleansed. Unang-una pong bagay na dapat niyong malaman kayo pong lahat na may karamdaman, ano man po yun, ay ito. Kalooban ng Diyos na kayong lahat ay gumaling kaagad ngayon. Ang sabi ko po, kalooban po ng Diyos, ng Panginoong Jesucristo kayo pong lahat na may sakit ay gumaling kaagad ngayon. Yun po yung kalooban niya. Alam niyo nang ito po yung maintindihan ko. Kahit po maliit na sipon at lagnat at ububongan ng klima, hindi ko po tinatanggap. Kaya sa awa ng Diyos sa loob ng 37 taon, hindi ako nagkakasakit. Kaya pag alam mo ang salita ng Diyos, hindi ka maluloko ng pangyayari. Hindi ka maluloko ng kamalian. Hindi ka maliligaw ng landas. Sapagat pag alam mo ang katotohanan, yung katotohanan ng alam mo ang magpapalaya sa iyo. Ayaw po ng Diyos na sobrang pagmamahal sa inyong lahat na magkasakit po kayo. Kahit konti, ayaw niya. Ako po'y meron pong kaisa-isang asawa habang panahon, period. Meron po akong tatlong anak. Lahat po sila ay may pamilya na. Walo po yung aking mga apo. At ang lalabas pong huling baby ay si Eliana. Ang ibig sabihin, our answers prayer, the bright and shining light from God. At ako po bilang po magulang nila, kaming mag-asawa, ayaw namin yung aming mga anak may sakit kahit konti. Ayaw po namin. Ayaw namin na meron silang nararamdaman. Ayaw namin. Kaya po'y konting sipon, konting ubo, ayaw po namin. Kasi mahal namin sila. Higit pong ganyan ang gusto ng ating Amang Sumasalangit sapagat mahal na mahal po niya kayong lahat. Ayaw po niya nagkakasakit ang tao. Mahirap mayaman. Bata matanda, lalaki't babae, ayaw po niya nagkakasakit.
Kaya kung babasahin niyo po ang Banal na Kasulatan, ang unang-unang public ministry ni Jesus, pagkatapos niya pong mag 40 days and 40 nights sa wilderness in Matthew 4:1 to 11, according to verse 23 and 24, ay ito. He teach the kingdom of God, he preach the good news, the gospel, and he heal all kinds of sicknesses and diseases, and he cast out demons. So ang kanya pong public ministry, binuo po ng apat na bagay. Una, teaching. Ikalawa, preaching. Ikatatlo, healing. At ikaapat, deliverance. Kaya napakahalagang maunawaan po ito ng lahat, ng minister, religious leader, bishop, pastor, at mangangaral, na sa ating pangangaral, kagaya ng Panginoong Jesus, dapat hindi nawawala ang mga himala, tanda't kababalaghan. Siya po ay connected sa teaching ng kingdom ng Diyos at preaching ng gospel. At ang sabi ng Biblia, wala siyang piniling sakit. Lahat po pinanggalingan niya. Wala siyang piniling tao. Alam niyo, na-discovery ko po kay Jesus ay ito. Kahit anong amoy mo, anong kulay mo, anong ayos mo, anong anyo mo, kaya ang dami mong kasalanan, hindi kanya itataboy. Hindi kanya tatanggihan. At higit sa lahat, hindi kanya aakusahan, patatawarin ka lang niya. Hindi po siya kagaya ng mga Pariseo nang mahuli po si Mary Magdalene, nangangalo niya sa temple, ang sabi ng mga Pariseo, Jesus, itong babaeng ito ay professional prostitute according to John 8:1-12, dapat siyang batuhin hanggang mamatay. Jesus said, oh, kung sino sa inyo walang kasalanan, siya yung unang bumato. Ay hindi po nila binato si Mary Magdalene kasi marami rin silang kasalanan. Hindi tayo tinawag ng Diyos para akusahan ang ating kapwa at sirain ang kanilang pagkatao. Tayo tinawag ng Diyos upang punuan ang pagkukulang nila at tulungan silang magbago. Na kung paano niya tayo minahal, gusto niyang ganun din natin sila mahalin. Kung paano niya tayo pinatawad, gusto niyang ganun din natin sila patawarin. At kung paano niya tayo inunawa, ganun din natin sila unawain. At kung gagawa nila tayo ng masama, gantihan natin sila ng mabuti para malaman nilang tayo nasa Diyos at sila ay gusto nating sumadyos. Amen. Yun po ang biblical authenticated Christianity. Alam niyo, hindi ko po naranasan si Jesus, hindi ko paniniwalaan ang Bible. Pero ako po ay naninindigan sa katotohanan ito na ang Diyos po ang miakda. Dahil naranasan ko po ang author ng Biblia. Dahil ang Diyos po't ang salita niya, hindi pwedeng paghiwalayin. Kaya pag si Jesus ay pinangaral, hindi pwedeng ala ang salita niya. At pag binasa mo yung mga salita niya, hindi po pwedeng si Jesus ay hindi mo maaalala. Ituturo ka ng salita ni Jesus kay Jesus, at pag nagpipray ka sa God the Father sa pangalan ni Jesus, ituturo ka ng Diyos sa salita ni Jesus. At kung nasa ng salita ng Diyos, ando dun ang Diyos. Meron pong kilalang world leader at kilala po siya ng buong mundo. Ang pangalan niya po ay George Washington. Ang sabi ni George Washington ay ito, it's very hard to govern a nation without the Bible. Siya po ang unang-unang presidente ng bansang Amerika. At successful po siya. Kung kayo po'y pupunta ng New York, and I was privileged to travel the world, I was in New York many times. At doon po yung kanya pong monumento o rebulto. Ang nakakapagtaka, eh bakit napunta yung rebulto niya sa New York, pero ang seat po ng presidency ng Amerika ay nasa Washington. At tinignan ko po yung history, sapagkat doon po pala siya nag-inaugurate ng kanyang presidency sa isang maliit na church. At doon niya ipinatong ang kanyang kamay sa Bible at dinedicate niya po ang Amerika sa Diyos. Kaya hindi tayo dapat magtaka na ang buong Amerika nung panahon pong yan, hanggang sa mahabang panahon, maliban na lang po sa bagong henerasyon, kasi pumasok na po doon yung abortion, divorce, at marami pong kasalanan, same-sex marriage. Pero nung wala pa po yan, at sila po yung nabubuhay, sa salita ng Diyos, ang Amerika po ay superpower, pinakamayamang bansa sa buong mundo.
Because it was governed and guided by God through His Word. At ni-research ko po ang well-known personality sa buong mundo, si Daniel Webster, si General Douglas MacArthur. Ano pong sabi ni General Douglas MacArthur? Sa gitna ng pagod, sa giyera at walang tigil na labanan, hindi ko nakalimutang basahin ang salita ng Diyos bago ko tumulog. Saan kukuha ng karunungan si Daniel Webster, na author po ng Daniel Dictionary? Maliban ng Diyos ay nagbigay ng karunungan sa kanya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya nung pinatong po ni George Washington ang kanyang kamay sa Bible, dinedicate po ang Amerika sa Diyos, in honor siya ng Diyos. Pero, ngayon, Pilipinas naman ang magiging pinakamayamang bansa sa buong mundo. Amen? Ngayon, dahil ang ating mahal na governor at vice governor ay mga Diyos, ngayon, tingnan nila kung anong gagawin ng Diyos sa buong Bulacan. Let us watch and see. Ang sabi ko, let us watch and see what God will do to Bulacan. Hallelujah! Believe me, beloved, pag ang Diyos ay nakilala mo at ang salita niya ay minahal mo, ang Diyos ay isa sa iyo. Si Haring David ay naging matagumpay sa paghahari. Murang gulang ang dala niya nung siya po'y mamuno bilang hari. Tinalo niya po si Goliath na isang veteran politician. Amen. Tinalo niya ni David. Siya po ay shepherd boy. Ang dahilan ay isa lang. Humble si David at siya po'y nagtitiwala sa Diyos at mahal niya ang salita ng Diyos. Kaya nung hinarap niya po si Goliath sa kanila pong labanan, amen, sabi niya kay Goliath, ikaw ay veteranong mandirigma ng Pilisteo. At lumalaban ka sa akin na mayroong kumpletong sandata. Ako'y lumalaban sa isang pangalan ng Diyos. At ikaw ay tatalunin ko. At yun po nangyari dahil siya po'y lumaban sa pangalan ng Diyos niya. Ang Panginoong Jesucristo, si Goliath ay tinalo niya. Amen! At si David po ang isa sa pinakamatagumpay na hari sa panahon po ng mga paghahari. Kaya kung babasahin niyo pong aklat ng awit, majority po rito ay sinulat ni Haring David. Ganun niya po kamahal ang salita ng Diyos. Alam po ninyo, alam po ito ng kaisa-isa kong asawa. Sa loob po ng 37 taon, hindi ko po ito nakalimutang basahin araw at gabi. Kahit po ay takot pagod, minsan yung pagkain ko po lipas sa oras. Kasi alam niyo sa ibang bansa, iba-iba oras eh. Iba-iba klima. Hindi ko po nakalimutang basahin ito. Kahit po ay takot pagod. Hindi ko po ito binabasa pag magtuturo lang ako. O mga ngaral, kahit alam pangangaral, walang pagtuturo, binabasa ko po siya. Dahil ang sabi ni Kristo, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. At naiintindihan ko na kailangan pakainin natin yung ating katawan ng tinapay, karne, prutas, gulay, itlog, gatas upang sumigla tayo. Eh, ang pagkain ng ating kaluluwa ay salita ng Diyos. Kaya dapat pakainin mo yan upang lagi kang malusog, lagi kang matagumpay, at ang Diyos ay laging sumasa iyo. Amen. Alam niyo, mapalad po ang Pilipinas. Sobrang palad ng Pilipinas sapagat sa bansa natin ay meron tayong religious freedom. Pinapayagan ang pangangaral ng salita ng Diyos. Sa Saudi Arabia, hindi po ganun. Sa Sudan, sa North Korea, sa China, sa Iran, sa Afghanistan. Kaya ang palad ng mga Pilipino na yung atin pong bansa ay malaya araw at gabi, nakakapakinig ng salita ng Diyos. At marami pa nagbibigay ng Bible libre, walang bayad.
upang nang sa ganun ay mabasa natin siya. At pag nabasa natin siya, ay makilala natin ang Diyos at matapos ang ating pagpapagal at pagpapagod. Sapagat nung kasama po na maalagad si Kristo, walang nanging isda sa kanila. Sila po'y pinakakain ni Kristo ng tinapay at maraming isda. Nung kasama nila si Kristo, ay wala po sa kanila nag-i-struggle para mabuhay. Sila po ay blessed, overflowing sa blessing, at super abundant yung blessing nila because Jesus said, I am your provider. At lahat po ng bagay sa buhay nila ay magaan. Lahat. Kaya ang sabi po ng salita ng Diyos sa Jeremiah 9:23-24 ay ito. Huwag ipagmalaki ng malakas yung kanyang lakas. Nang matalino yung kanyang talino. Nang mayaman yung kanyang kayamanan. Ang ipagmalaki niya ay ako, kilala niya ako. Yun po ang ating karangalan. Ang kilala mo ang Diyos. Amen. Kahit saan po pumunta ang mga alagad ng kasama nila si Jesus, sila po'y ligtas. Sa gitna ng bagyo, ligtas sila. Alam niyo po, hindi pa walang nagmamayabang. Nung dumating po ang COVID-19 sa bansang ito, na ginawa niyang Antichrist para sa one world government to control the economy of the world. Nakitingnan niyo yung system at protocol, isa lang, pare-parehas. Hindi po ito pagmamataas, ito po yung katotohanan. Kahit minsan, hindi po ako natakot sa COVID. Sapagat alam ko na ang COVID, ang karamdaman na yung nagaling kay Satan ang takot sa taong tinitirhan ni Kristo. At napakarami ko pong pinag-pray na may COVID, pinagaling ni Jesus lahat. At hindi lang po ang mga mamamayan ang pinag-pray ko, maraming doktor at mga nurses na may COVID ay pinagaling din ni Jesus. Amen. At ako po'y mayroong malaking kabigatan sa puso. Kasi nabalitaan ko po lang isang araw, ako po'y lumuhat na nalangin. Sipin nyo, maraming hospital po sa Metro Manila ay puno. Hindi dahil sa COVID. Sa iba't ibang sakit at karamdaman, yung NKTI, National Kidney Transplant Institute, punong-puno na po yung hospital na yan. Yung gymnasium po ay ginawa na rin po nilang ward dahil kulang lang ang facilities. Hindi po COVID. Iba't ibang sakit at karamdaman. Alam po ninyo, pag sila po ay nakarating kay Kristo, kahit ala silang pera, pagagalingin sila ni Kristo. Now, huwag niyo po ako ma-misinterpret. Ang mga kamag-anak ko po yung mga doktora nasa Amerika. Ang isa po yung nasa malaking hospital po sa Quezon City. Sila po yung magagaling na mga doktora. Marami kong kaibigang mga doktor. Hindi po ko again sa doktor. Sila po yung blessing. Hindi ako again sa gamot. Walang masamang uminom ng gamot kung kailangan mo uminom ka. Walang masamang magpa-check up. Mabuti po yun. Hindi ako against. Ang sinasabi ko, marami pong karamdaman hindi mapagaling ng mga doktor, pero si Kristo kaya niyang lahat. Nakasan niya naman yung palakpak niya. Amen. Pagka kay Kristo ka nagpagamot, hindi ka niya che-check upin. Pagagalingin ka niya direct. At hindi kanya papabalikin ang papabalikin. Per appointment, kaagad papagalingin kanya. At hindi kanya hingin ng down payment. Kay wala kang pambayad, ililibre kanya. Nakasan niyo yung palakpak niyo, naku. Alam po ba niyo itong sakit ng taong ito, ketong? Siya po'y incurable. Siya po'y contagious at saka infectious. Ang ibig pong sabihin ng contagious at infectious, pag siya po'y tinamaan ng hangin at ito'y tumama sa'yo, matatransfer sa'yo, makakaketong ka. Kapag ang ketongin po ng panahon nila ilalabas, siya po'y meron pong pandong, if you would, mata niya lang nakalitaw. At siya po'y sumisigaw, ang clean, ang clean, ang clean. At yung mga tao po makakarinig sa kanyang salita, sa kanyang tinig, ay lumalayo. Kasi yung karamdaman niya po ay nakakahawa. At pag siya po'y lumabas, at misya sumigaw na siya po'y marumi, at siya po'y may ketong, at nalaman po ng teachers of the law, siya po'y babatuhin hanggang mamatay. Yun po ang Jewish law. Pero si Jesus, pinatungan niya po ng kamay.
Amen. Kaya yung pagpatong po ng kamay ay mahalaga. Siya po ay expression ng love, ng affection. Lalo-lalo na ang magpapatong ng kamay sa lingkod ng Diyos sapagat ang natatransfer sa iyo ay ang Espiritu ng Diyos. Yun po'y basbas. Yun po'y point of contact. Amen? Point of contact. Ginagamit ng Diyos upang i-bless ka. Hindi po ba sa ating tradisyon, yung mga bata, pag nakita yung ninong at ninang, di ba nagbibless? Tama po ba yun? Nagmamano? Yun po'y pagpapakita ng paggalang. Kaya yung pong pagpatong ng kamay ng Panginoon sa kitungin ay tanda ng pag-ibig niya sa may sakit at karamdaman. Kaya ang ikalawa pong katotohanan dapat niyong malaman, mga minamahal, ay ito. Una, kalooban ng Diyos na gumaling kayo kaagad. Ayaw po niya may sakit kayo. Ayaw niya. Ikalawa, sobra po kapangyarihan niya para pagalingin ang lahat ng inyong sakit at karamdaman. Hindi lang po isang ketongin ang pinagaling ni Kristo. Yung 10 lumapit sa Kanya, ipinagaling niya rin. At kung babasahin po natin ang kasulatan, pumunta tayo ng Matthew 15:29 to 31. Pagbaba po niya ng bundok, that is Mount of Olive. Pagbaba po niya ng bundok, ano pong nangyari? Sumalubong sa Kanya yung makapal na tao. Alam niyo, nung panahon ng Panginoon, ang mga attendee po ay 20,000, 30,000, 40,000, 50,000. Kaya ang mga gawain po kadalasan ay doon po sa bukid, sa palayan, sa ibaba ng bundok. Yun po ang mga tao. Sila po'y naka-Indian seat. Eh bakit mo alam yun, man of God? I have been in Israel 3 times because I traveled the world. Nagtuturo ng nangaral. Di po ba kayo natutuwa? May Pilipino bumibiyahe sa buong mundo, daladala yung bandera ng Pilipinas. Amen. Kaya ang kapal po ng tao. Kaya sa isang meeting, usually, hindi naman sinabi ng Bible kung gaano karami ang gumagaling. Pero believe me, ang gumagaling po dyan ay libo-libo sabay-sabay. Ganyang kakapangyarihan si Jesus. Alam niyo, akin pong asawa, namatay na po yun. Noong ako po'y galing sa isang Sunday service ng maga, umuwi po ako sa bahay namin, nakakita po ko na marami pong tipak-tipak na dugo. Kasi nilagay po ng tenderloin steak, 8 piraso, nagkalat po doon sa sala ng bahay namin. Ayun po pala, ilumabas sa katawan ng aking may bahay. So nang makita ko po siya, siya po'y mahinang-mahina na. At siya po'y kinalong ko, sinakay ng taxi, nalagutan po siya ng hininga sa loob ng taxi. Yung sabi po ng driver, ay saan tayo tutuloy ngayon? Patay na asawa mo. Hindi ko po siya sinagot. Pinag-pray ko po yung asawa ko sa loob ng taxi, binuhay po siya ni Jesus. Nakasahan niyo yung palakpak niyo, naku. At ako po'y galing ng Cyprus. Isa po ito sa bansang pinuntahan ni Apostle Paul. Siya po'y may apostolic root. Wala po ito exaggeration. Nung malaman nilang dumating ang apostol mula sa bansang Pilipinas, lahat po ng mayayamang tao sa Cyprus, naglabasan, may karamdaman. Silang lahat ay pinag-pray ko, pinagaling ni Jesus lahat. At ako po'y binabayaran nila ng pera, hindi ko po kinuha. Sapagat yung akin pong kapangyarihan tinanggap kay Kristo at integridad, hindi ko pinagbibili at hindi ko pinapabayaran ng pera. Kaya matutuhan po ito ng mga bishop at pastor at lahat po ng mga ngaral. Pag tinanggap mo ng libre, wag mong pabayaran. Kaya maganda po yung ginawa na ating mahal na gobernur. Hindi siya nagbigay ng pera. Narinig niyo kwento niya, ibinigay po niya yung sincerity. Pakilakas niyo yung palakpak ninyo, naku. Actually, talagang bawal ang vote buying sa bansa natin. Pero bawal din po sa church yung money making. Amen? Kung bawal ang vote buying sa ating bansa, bawal din po ang money making sa church. Kaya ako, mga bishop at mga pastor sa bansang ito, ay kinakausap ko lahat. Mahalin po natin ang mga nanunungkulan sa bayan. Huwag natin silang pagsamantalahan.
Huwag po tayong pupunta ng opisina nila na lagi na lang tayong humihingi ng pambili ng electric pan, pampagawa ng bubong, pampapagawa ng building. Huwag po. Sa Diyos tayo humingi. Pumunta tayo rin na nagsasabing governor, vice governor, mayor, congressman, barangay captain, SK president. Andi dito kami bilang pastor at bishop. Meron ba kaming maitutulong sa iyo? Nakasan niyo yung palakpak niyo? Naku. Ako sila yung magpapala, kunin ninyo. Kung hindi man sila magpapala, ipagpasalamat niyo sa Diyos ang buhay nila. Dahil yung atin pong paglilingkod ay hindi pinapabayaran. Ito po'y bunga ng pag-ibig sa Diyos at sa ating bayan at sa mga nanungkulan sa pamahalaan. Amen. Upang malaman ng lahat na tayo ay mga lingkod ng Diyos. Kasi hindi po mabuti. Ako po'y may kabigatan kasi yan, naglilibot tayo sa buong Pilipinas. Leader po tayo na napakaraming bishop at pastor sa bansang ito at buong mundo. Ipakita po natin yung tamang paglilingkod. Buhay na may integridad. Buhay na igagalang at buhay na tutularan. Kung yung mga nanunungkulan nga sa pamahalaan, laban sa korupsyon, ay di laban din tayo sa korupsyon sa church. Nakasan niyo yung palakpak niyo? Nako. Amen? At ikatatlo, dito na po ako magtatapos. Kayo pong lahat na may sakit at karamdaman, kung bakit gumaling po ang ketongin sapagat siya po'y lumapit kay Kristong may inaasahan. Lumapit tayo kay Jesus na ini-expect na paglapit natin sa Kanya mamaya, tayo po ay gagaling. Kung bakit gumagaling po ang libo-libong tao ng panahon niya sapagkat sila po'y lumalapit sa Panginoon sa Kristo, umaasa na pagkatapos nilang maranasan si Kristo, lahat ng sakit nila ay gagaling. At hindi lang po yun, lahat ng kasalanan nila ay mapapatawad. Amen. Yung dalawang bulag po sa Matthew 20:29-34, in-expect nilang sila po'y makakakita pag nakalapit sila kay Kristo at sila po'y nakakita. Meron po ako natanggap na isa pong message. Sabi niya, lingkod ng Diyos yung tatay ko nasa Cagayan Valley, hindi maoperahan. Kasi bitukan niya buhol-buhol. Sabi ng doktor, mamamatay siya pag siya inopera. Eh, matanda na ang aking tatay. Sabi niya, hirap na siya at higit siya lahat. Wala kaming pera para bayaran yung mga gamot niya at hospital. Tulungan mo kami, lingkod ng Diyos. So, ang ginawa ko po, nung siya po humingi ng tulong sa akin, humingi ako ng tulong sa Diyos. Sabi ko, Father God, tulungan natin siya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ako po'y nag-pray. Yung bituka po ng tatay niya, kinalaga ni Jesus. At nung kami po'y natapos po ng gawain sa Ilocos Norte, nagpa-picture na po yung mga tao, meron po sa akin tumabing, sabi niya, Tatay Apostol, naalala mo itong batang to? Sabi ko, hindi. Sabi niya, itong batang ito, yung walang cornea, yung mata, pinag-pray mo, ngayon meron na siyang cornea. Mga minamahal, huwag po kayo magtaka. Kung kinakwento ko po sa inyo, maraming himalang si Kristo lang ang gagawa. Sabagat siya po'y buhay, hindi po siya patay. Nakakalakad po siyang mag-isa, hindi niya kinakailang bit-bitin. Nagsasalita po siya, hindi niya po kailangan po ng echo. Marunong po siyang magbaro mag-isa, hindi siya kinakailang baruan ng sino man. At hindi siya nawawala ng ilaw, hindi niya kinakailangang ilawan. Kaya kayo po ilalapit sa Kanya ngayon sa simpleng pagkaunawa. At ito po ang sabi niya. Matthew 11:28-30. And I quote Jesus Christ. Hali kayong lahat. Kayong lahat na napapagal at nabibigit ang lubha. Lumapit kayo sa akin. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan.
mga taga Bulacan, sambayan ng Pilipino, nations of the world, do you understand the meaning of Jesus' statement? Ano po ang sabi niya? Come to me. Yun lang po ang kondisyon. Come to me. Hindi kanya hahanapan ng reliyon. Hindi kanya hahanapan ng pera. Hindi kanya aakusahan kung may kasalanan ka. Hindi niya tatanungin kung ano apelyido mo. Hindi kanya tatanungin kung ano yung profession mo, ano yung career mo. Isa lang ang kondisyon, come to me. Isn't Jesus so good? Hindi kanya hahanapan ng credential ng diploma. Ang sabi niya, halika, lumapit ka sa akin. Yun lang po ang kondisyon, come to Jesus. At anong pangako niya? He will save you, He will heal you, He will bless you, He will prosper you, He will give you rest. Tatanggalin niya yung stress mo. Tatanggalin niya yung pagod ng isip mo, kalungkutan ng puso mo, kabigatan ng damdamin mo. Bibigyan ka niya ng kapayapaan. Kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Si Kristo lang ang pwedeng magbigay. At ito maganda. Pagkatapos kanyang bigyan ng kapayapaan, ito ang ikalawang sabi niya. Learn from me. Learn from me. Pagkatapos kanyang bigyan ng kapayapaan, tuturuan kanyang huwag nang magkasakit. Tuturuan kanyang sumagana. Tuturuan kanyang magtagumpay. Tuturuan kanyang maging malaya. Tuturuan kanyang maging pagpapala. At tuturuan kanyang palaging manalo sa labanan. Hallelujah! Tuturuan ka niya na ma-enjoy ang buhay sa mundong ito. Kasama siya hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Just come to Jesus today. Just come to Him. Tayo pong lahat ay tumayo. Everybody, be in the spirit of respect to God. He is He. No one moving. The Lord is about to heal you. Buksan niyo lang po ang puso niyo, mga minamahal. Ayaw po niya may sakit kayo. Ayaw niyang nagugutom kayo, naghihirap kayo. Ayaw niya na kayo po'y namumroblema. Mahal na mahal po niya kayo. At ngayon pong araw na ito, tatapusin niya ang paghihirap niya. Taas niyo po ang inyong dalawang kamay at tayo po'y mananalangin. To receive glory, glory and honor, glory and honor and power for Thou hast created and all things created, for Thou hast created of Him, and for Thy pleasure You were created. Oh, Thou art worthy, O Lord. Oh, Thou hast
created. And all things created, oh, thou hast created of him, and for thy precious you were created. Oh, thou art worthy, O Lord, for there is a miracle. I believe in miracles. I've seen a soul set free. Miraculous, a chain is in one, redeemed through Calvary. I've seen the lily put its way into the stubborn sun. I believe in miracles. I believe in God. We believe in miracles. We've seen a soul set free. Miraculous, a chains in one, redeemed through Calvary. I've seen the lily put its way into the stubborn sun. We believe in miracles, for we believe in God, for He's the God that heals you. Yung po mayroon po mga malalang karamdaman, hindi nyo po kailangan lumapit dito lahat. Ilan lamang magkaroon po kayo ng physical distancing. Huwag po kayo magtabi-tabi. Suot niyo po ang inyong face mask. Come to the front and I will pray for you. I-assist po kayo ng mga pastor. Huwag po kayo magtabi-tabi, mag-physical distancing po kayo. Isuot niyo po ang inyong mga face mask. Ipapag-pray ko po kayo. Wala pong upo. Lahat may manatiling nakatayo. At kayo pong minyong viewer at listener ng programang ito. The Lord will heal you today. The Lord will heal you. Wala man po kayo sa lugar na ito, aabutin po niya kayo. Pagagalingin niya kayo. Hindi lang po ang mga tao sa Bulacan, kasama po kayo. Taas niyo po ang inyong dalawang kamay. Sabihin niyo po ito ng malakas. Amang Diyos na may gawa ng langit at lupa, ito po ako ngayon sa harap mo. Humihingi ng tawad sa mga kasalanan na nagawa ko mula pagkabata hanggang sa oras na to. Patawad po kung nakalimutan kita na mahalin, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Patawad po kung nakalimutan kita na pagkatiwalaan. Katawad po kung ako po'y nainggit sa aking kapwa, nagtanim ng galit, naghinanakit, sumama ang loob, ayaw magpatawad at nahabag sa aking sarili. Katawad po kung nawalan ako ng panahon sa iyo. Sa maraming bagay ay may panahon ako, pero sa iyo na tagapagligtas ko, manggagamot ko, Panginoon ko, Diyos ko,
ay nawalan. Aayusin ko ang kamalihang ito. Panginoong Jesus, salamat na binayaran mo ang kasalanan ko sa krus ng Kalbaryo. Salamat, pinagaling mo ang mga karamdaman ko dahil sa iyong mga sugat sa likod. Lahat ng karamdaman ko ay gumaling na. Salamat na ikaw ay nabuhay mula sa mga patay at sa iyong pagkabuhay na maguli, ako'y nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Eto po ako, hindi pwedeng mabuhay nang hiwalay sa iyo. Pumasok ka sa puso ko ngayon. Tinatanggap po kita bilang personal kong Diyos, manggagamot, tagapagligtas ng aking buhay. Hugasan mo ako ng iyong banal na dugo. Tinanggap ko na po ang iyong pagpapatawad. Anak na ako ng Diyos. Ligtas na ako. Magaling na ako. Malaya na ako. Malaya na ako. Mula ulo hanggang talampakan, espiritu, kaluluwa at katawan. At dahil ako ay pinatawad mo na, ay pinatatawad ko na din ang sinumang tao na ako'y naghinanakit. Malaya na ako. Magpapatawad ako. Ngayon din, magpapatawad ako. Sige po, banggitin niyo po yung pangalan ng mga tao kayo po'y may tampo, may hinanakit at may sama ng loob. Patawarin niyo po sila. Huwag po kayo magtanim ng galit. Magpatawad po kayo. Kung paano tayo pinatawad ng Diyos, ganun po natin sila patawarin. Sige po. Ganun din po kayo riyan sa Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Magpatawad po kayo. O ang Diyos po'y nasa tabi niyo, siya po'y Espiritu. At siya po'y nasa inyong tabi upang kayo po'y pagalingin. Mahal na mahal po kayo ni Jesus. Ang pag-ibig niya sa inyo ay walang kagaya at walang katulad. Ganyan po kayo kahalaga sa kanya. Nagpatawad po kayo. Ako kayo po'y umiinom ng alak, naninigarilyo, nagsusugal, itigilyo na po yan. Itakwilyo, tihingi rin ang tawad sapagkat siya po'y walang maidudulot sa inyo pong kalusugan. O kung sino man sa inyong tumitigim ng bawal na gamot, itakwilyo yan. Yan ay salot sa inyong kaluluwa at kalusugan at salot sa bansang ito. Itigil niyo siya. Pag na po tayong gumawa ng masama, magsimula na po tayong magkaroon na maganda at mapayapang pamumuhay na matuwid, buhay na may takot sa Diyos at tayo pa'y kanyang pagpapalain. You are the Lord, their healer. He sent the word and healed their disease. You are the Lord, their healer. You are the God that He led thee. You are the Lord, their healer. He sent Your word and healed their disease. You are the Lord, their healer. Play it very, very so. Dumilat po kayong lahat mga minamahal. Tumingin po kayo sa lingkod ng Diyos. Mananalangin po ako. Gagaling po kayo. Sundin niyo po ang sasabihin ko. Ako po'y mananalangin. Sabihin niyo ito ng malakas. Lord Jesus Christ, my healer, my great physician, thank you so much for healing me today. I am healed. Ako na lang po mananalangin. Kapinawawalang bisa ko ang cancer na yan, matunaw ka
cancer, sa atay, sa baga, sa bituka, sa lalamunan, sa mata, sa utak, die! Wither! Cease to exist! Be dissolved! Now! I command you, listen to my voice, die in Jesus' name. Pinawawalang bisa ko ang UTI na yan. Sakit sa atay, sa lapay, sa baga, sa bituka. Go! I rebuke you. Takot, nervous, pag-aalala, lungkot. Come out of them. I rebuke you in Jesus' name. Lupus, Parkinson's disease, glaucoma, katarata, pagkabulag, pagkapipi, pagkabingi. I rebuke you in Jesus' name. Pinawawalang bisa ako, arthritis na yan. Mahinang mga laman, sa tuhod, inutusan kita, lumusog ka. Mga ugat mo na mahina, lumusog ka. Ang retina mong sira ay mabuo. Ang cornea mong may diferensya ay mabuo. Ang mga ugat na mata mong mahina ay lumusog. Ang iyong sipon o bulag na trangkaso, I rebuke it. Come out of them in Jesus' name and never to return. Bukol sa dibdib, die! Mayoma, die! In Jesus' name. Hepatitis A and B, die! Cancer, you're a name. Ano mang klase ng cancer yan, saan ka man nandoon sa katawan ng mga anak ng Diyos, die! 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 Cancer sa buto, sa atay, sa lapay, sa bituka, die! I rebuke you in Jesus' name. Leukemia, go! And never to return. Sakit ng lalamunan, I rebuke you. At dinideklara ko lahat na may karamdaman ay magaling na. Sa lahat po yung magtaas ng dalawang kamay, wave it to Jesus. Sabihin niyo, Lord, salamat po. Magaling na ako. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Bend po. Bend. Patalikod. Harap. Talikod. Swing po yung katawan. Swing. 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 Taas po yung kanang pa. Taas. Taas. Kaliwa. Kanan. Kaliwa. Kanan. Kaliwa. Wave yung dalawang kamay. Now, yung pwedeng tumalon, tumalon. Talon. Lukso. Lundag. Suntok ng malakas yung dalawang kamay. Bend. Matalikod. Swing yung katawan. Inhale. Exhale. Sabihin niyo, Lord, salamat po. Magaling na ako. Palakpakan natin si Jesus. Woo! Tanggalin niyo na po inyong mga salamin. Malinaw na po mga mata ninyo. Sige po. Kung kayo po ay farsighted, nearsighted, tanggalin niyo po salamin niyo. Kumurap na po kayo. Inutos ako yung mga mata niyo ngayon. Luminaw kayo in Jesus' name. Inutos ako yung mga mata na yun. Luminaw kayong lahat in Jesus' name. Sige po. Taas po yung dalawang kamay ng magaling na. Yan. Sulatan niyo ako, minamahal. Tawagan niyo ako. Let me know kung ano pong himalang tinanggap ninyo dahil napakarami pong himalang nagaganap ngayon. Cancer is being healed. I rebuke it. Goiter is being healed by Jesus. I rebuke it. Ugong sa tenga ay pinagagaling ni Jesus ngayon. I rebuke it. Sakit ng lalamunan ay pinagagaling ni Jesus. I rebuke it. Sinusitis, allergy sa ilong, I rebuke it, ay pinagagaling ni Jesus. Bukol po, dito sa kanang leeg, I rebuke it, ay pinagagaling po ni Jesus. Masakit pong mga litid, ay pinagagaling ni Jesus. Huwag niyo pong intayin, tawagin ko po ang inyong kagalingan at mag-ooperate ang word of knowledge. Gumalaw na po kayo, pinagagaling na po kayo ni Kristo. Praise God. Message me, email me, call me, text me, phone me, I want to hear from you. At ang lahat po na natutuwang ang mga kababayan natin ay magaling na ipumalakpak ng malakas. Sumigaw ng malakas. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. You are the God that healed them. You are the Lord, the healer. He sent the old word and healed the disease. You are the Lord, the healer. Praise God. Patuloy po tayo magtaas ng dalawang kamay. Ano pong nangyari sa kanya? Lingkod ng Diyos, si tatay po may colon cancer. Sabi niya, hindi niya nga naibeben yung kanyang
kamay pababa dahil po sobrang sakit ng kanyang bituka. Pero ngayon po, nagyumuko po siya na ganyan siya, nag-bend. Pinagaling po siya ng Diyos. So, hindi niyo po na i-bend yung inyong kamay, tatay, pababa. Nag-bend po, hindi niya na i-bend. O, kasi nga po, may cancer kayo. Cancer saan? Sa kolon po, kolon. So, sa bituka, sa bituka. Cancer sa bituka, kolon cancer. Kaya hindi niyo po nagaganon. So, ngayon, bend. May tao po ba dito? Patay na po yung kolong cancer nito, naganap na po, himala po sa Manolos, Bulacan, may tao ba dito? Tatay, harap po kayo rin sa camera. Pilipinas Watch. So si tatay po ay merong kolong cancer? Gano'n na po katagal yung kolong cancer nyo? Mga 6 na buwan daw po. 6 na buwan na. Hindi nyo po na ibibend yung inyong katawan. Hindi po. Kasi masakit. Masakit. O ngayon, bend. Sige po, bilisan po nyo. Sige, sige. May tao po ba sa Manolos, Bulacan, naganap na po, himala rito? Jesus is the cancer killer! Woo! Tatay, tatay, tingin po kayo sa lingkod ng Diyos. Sino po nagpagaling sa inyo? Si Papa Jesus po. Si Papa Jesus, wala na kayo nararamdamang sakit. Wala na po. Patay na po yung kulong cancer nito! Woo! God bless you! Ano nangyari? Man of God, si nanay po ay 16 years daw po na may goiter po siya, bunga po ng kanya pong panganganak. Ngayon daw po, hindi na daw po ito masakit, pinagaling po siya ng ating Panginoong Jesus. So may goiter kayo masakit, dati? Apo. Gano'n nakatagal? 16 po, bali 18 years po, operado po ako sa panganganak. Ngayon po, kumusta na? Wala na po yung ubo ko sa kamedyo. Palakpakan po natin si Jesus, siya po'y goiter free na. Ano nangyari? Lingkod ng Diyos, si nanay po ay galing pa pong Bicol. At ayon sa kanya, hinambal niya itong gawain na ito dito para makatating siya. 5 taon na po daw siyang high blood at masakit ang buong katawan niya. At nung nanalangin daw po kayo, guminhawa na po siya. Tanda po, pinagaling siya ng ating Diyos na buhay. Kumusta na po kayo, nanay? Magaling na po. Narinig niyo yan. Ang ganda po nga ng kanyang sagot. Sabi ko, nanay, kumusta na kayo? Sagot niya, magaling na po. Ha! Sino po nagpagaling sa inyo? Si Jesus Christ. God bless you. Ano nangyari? Lingkod na Diyos, si nanay po, malabo ang mata nung dumating sa lugar na ito. Yung kanyang buong katawan po, nananakit, may rayuma. Pinagaling po siya ng Diyos. Nakikita niya na daw po lahat ang ilaw. Nanay, dati malabo ang mata niyo. Opo. Hindi niyo nakikita yung liwanag. Nakikita ko na po. Nakikita niyo na. Dati hindi. Hindi po. May tao po ba dito sa Manolos, Bulacan? Nanay, sino po nagpagaling sa inyo? Si Lord po. Si Jesus. God bless you. So ano nangyari kay Lola? Si nanay po, nagpunta sa lugar na to, mahina. Sabi niya po, pinalakas siya ng Diyos sa lugar na to. Kumusta na po yung tuhod niyo ngayon? At saka yung kamay ko, hindi ko may taas. O, taas. Mahinang pumalakpak yung mga taga-Bulacan. Amen! Dati hindi niyo na itataas yan. Ha? Hindi po, nakaganyan lang po ako. Ganyan lang. Ngayon? Opo. Ganyan lang. Sipa! Sige, huwag kayong matakot, sundin niyo ako. Sige. Sige, taas. Palakpakan po natin si Jesus. God bless you. Ano nangyari? So ito pong bata ay gumunta po dito, nilalagnat at nagdudugo ang ilong. Gumaling na po at ang nanay niya po ay matagal na raw pong may hika. Ngayon daw po'y magaling na siya at malakas na. So, kawawa ka naman, halika. Anak mo to? Pamangkin. Kumusta na siya ngayon? Magaling na po siya. Ano sakit niya? Nilagnat po siya tapos nagdudugo yung ilong. Nagdudugo yung ilong? Lagi po eh. So hindi na dumudugo ilong mo? Hindi na po, magaling na po siya. Wala ka lang lagnat? Wala na, wala na po ito. Wala ako nararamdamang init kahit konti. Normal na po yung kanya pong temperature. Palakpakan po natin si Jesus. God bless you. Likod ng Diyos, sangayon po kay nanay, siya po ay may higit 5 taon na pong rayuma at meron po siyang katarata sa kaliwang mata. Ngunit pagkatapos yun daw pong manalangin at sumunod po siya sa panalangin po ninyo na wala po lahat ng pananaking kanyang katawan at nakakakita na po ang kanyang kaliwang mata, pinagaling po siya. 15 taon na po malabo kaliwang mata niyo, katarata. Ito po, ito po. Opo, takpan niyo yung kanan. Kumusta na siya ngayon? Nakakakita na? Opo. Mahina po pumalakpak mga tao rito. 15 years po itong hindi nakakakita kasi may katarata ngayon. Nakakakita na. Ito po yung matagal ko na po itong alam, nanay. Ako po ba yung magandang lalaki? Opo. Nakakakita na po ito! Palapal po natin ang Diyos. Nakakakita na to. Pagkatapos, halo pag gumaling sa inyo. Ano na po, parang wagaan po katawang po. Dati hindi ganyan. Hindi po. Oh, bigyan mo nga ito ng tugtog.
May himala sa oras ng himala. Sige po, nanay, sayaw. Sige po. May himala sa oras ng himala. Lahat po'y pumalakpak ng malakas. May himala sa oras ng himala. Sa puso, saka isang baradong ugat. Sabi nung nanay, hirap na hirap yung bata. Pero sa oras na to, yung bata ngayon, ayan, masigla po siya. Sabi ng bata, nakakahinga na daw siya na maluwag. Pinagaling siya ng Diyos! Halika, baby. Anong pangalan mo? Hindi ka po. Hindi ka na hinihingal? Opo. Maginhawa ka na? Opo. Dati hinihingal ka? Opo. Ngayon hindi na? Opo. Sigurado ka? Opo. Ang takbo. Harap ko doon sa camera, talon. My God! Palakpakan po natin si Jesus! Sino nang pagaling sa'yo? Hey, Jesus. Thank you, Lord. God bless. Go. Go healthy. Go. Ano nangyari rito? Nikod ng Diyos sangayin po kay ate, meron na po siyang isang taong anxiety disorder at depression. At kapag daw po siya inaatake ng depression, ay hindi niya daw po nakikilala, pati mga anak niya. Ngunit pagkatapos niya daw pong manalangin, ay yung nakapalupot doon sa kanya pag-iisip, ay nawala po talaga. At yung kabigatan po sa kanya, ay nawala din po, tanda po na siya pinagaling. Hindi po, pero sakit ito. Pag inaatake siya ng depression, kahit yung pamilya niya, hindi niya maalala. Eh ngayon, nung tayo nanalangin, guminhawa ka. Opo. Maliwalas na isip mo. Opo. Gano'ng kakasaya? Sobrang saya po, kasi po, patuloy ko po makakasama yung mga anak ko dahil pinagaling po ako ni Lord. God bless you. Lingkod ng Diyos, si ate po ay bunga ng telebisyon. Nakita po niya na pinilas po yung gawain dito, kaya pumunta po siya. Siya po ay matagal ng acidic. Pag kumakain po siya ay sumasakit ng sikmura. At the same time po, malabo po mga mata niya. At kanina daw po kayo nananalangin, nangangatog po siya, nanginginig buong katawan. Pero po rin po ang Diyos sa buhay, ngayon po'y magaling na po siya. Kumusta na po kayo? Okay na po. Pinagaling na po ako ni lahat Lord. Lahat po ng sakit yung sinasabi ng pastora, wala na? Wala na po ang nararamdaman. Oh my God, palakpakan po natin si Jesus. Wala na po siyang nararamdaman. God bless you. Lingkod ng Diyos, si ate po ay malabo po ang left na mata niya. Parang may pugita daw po, isang taon na siyang malabo ang kanyang mata. Ngayon po ay malinaw na. Yung pong lalamunan niya ay tuyong-tuyo. Ngayon po ay makinhaw na po siyang huminga. So, yung inyong pong mata parang may pugita. Apo. So, ngayon maaliwalas na. Ngayon po, malinaw na po. Yung palakpak niyo, malabo pa. Sino po nagpagaling ng mga mata si niyo? Jesus po. God bless you. Likod ng Diyos, si Sister Edda po, sangayon sa kanya ay mula po nang namatay ang kanyang asawa, nito pong last year, August, ay hindi na po siya nakakatulog na maayos. At kung makakatulog man po siya, 2 oras lang po, at nananaginip pa po siya ng hindi maganda, at gusto daw pong pumasok sa katawan niya. Ngunit sa ngayon po sa kanya, simula po nang nakapanood po siya sa TV, at yun din po ang naging dahilan kung bakit po siya nakarating dito, nakakatulog daw po siya ng maginhawa. At pinapatong din daw po niya yung prayer cloth. Ngunit kanina po, nung sumabay po siya sa inyo sa pananalangin, may kumawala po sa puso niya, gumaan po ang kanyang pakiramdam, at nananampalatayang pinagaling po siya ng Diyos na buhay at makakatulog ng mahimbing. So, kumusta ka na? Mabuti na po. Yung sinasabi niya, totoo ba? Maginhawa ka na ngayon? Nananampalataya po kung napag-uwi ko, magiging normal na yung pagtulog. Palakpakan po natin si Jesus. God bless you. Lingkod ng Diyos, ayon po kay tatay, 10 taon na daw pumalabo ang kanyang mata at masakit ang kanyang paa, buong katawan. At nung nanalangin daw po kayo, gumaan daw kanyang pakiramdam, tanda na po, pinagaling po siya ng ating Diyos na buhay. Kumusta na po kayo, tatay? Mabuti na po. Sino po gumamot sa inyo?
Panginoon si po. Jesus, God bless you po. So, pakibilis lang, ano nangyari? Hanap kat si nanay po ay dalawang buwan po na malabo po ang kanya pong dalawang mata, pero ngayon nakakalita na daw po siya at tatlong buwan din siyang may UTI. Ngayon, hindi na daw po ito makirap. Pinagaling po siya natin, Diyos. Kumusta na po yung mata niyo? Okay naman po. Maliwanag na. Wala na kayo nararamdaman. Wala na po yung kirot. Palakpakan po natin si Jesus. Ano nangyari? Si nanay po, may rayuma po siya, mataas ang cholesterol, uric acid. Pero lahat po ng iyan, pinagaling na po dami, na pangunan. Dami, may rayuma, mataas yung cholesterol, may uric acid. Kumusta na po kayo? Magaling na po. Maginawa na kayo. Palakpakan po natin si Jesus. Lingkod ng Diyos, si nanay, ayon po kay nanay, dalawang taon na po daw siya may ubo at masakit ang kanyang balakang. Pero nalalangin daw po kayo, ayon sa kanya, gumayang kanyang pakiramdam. Tanda na po siya, pinagaling na ating Diyos na buhay. Kumusta na kayo? Magaling na ho ako. Maginawa na kayo. Maginawa na ho ako. Sigurado kayo, magaling na kayo. Opo. Okay, palakpakan po natin si Jesus. God bless you. Ano nangyari? Lingkod ng Diyos, si nanay po ay nagsasuffer po sa rayuma. Sumasakit po ang kanyang balakang, ang kanyang tuhod. At hindi niya po nagagawa po yung nagagawa niya ngayon. At lumapit po siya kanina dito, sumasayaw-sayaw pa. Dahil hindi daw po niya nagagawa yun. Ngayon po ay nagagawa niya na pinagaling na po siya ng Diyos na buhay. Oo, magaling na po ito. Hindi na po tayo magtatanong. Sumasayaw na po ito. Palakpakan po natin si Jesus ng malakas. God bless you. Man of God, si ate po ay may tatlong taon pong bladder cancer at tatlong beses na rin po siyang naoperahan. Tatlong beses din po siyang na-chemo. Nung nakalipas na po ay almost dugo na daw po lumalabas po sa kanyang pag-ihi. Ayon po sa kanya, nung dumating po siya sa lugar na ito, nanginginig po ang kanya pong buong katawan. Pero nung kayo po ay nanalangin, para daw pong may umaka po sa kanya. At kanina po ay pumunta po siya sa CR, hindi na daw po siya masakit umihi. Siya po yung ngayon ay pinagaling ng ating Diyos na buhay! Amen! Kita niyo po, daming sakit po ni ate. Ngayon po, mag-inawa na kayo. Opo. Nakaihi na kayo normal. Opo. Ang daming operasyon, ang daming hirap sa isang-isang mata, tinapos ni Jesus. Tingin po kayo sa camera. Sino po nagpagaling sa inyo? Si Jesus. Si Jesus. God bless you po. Ano nangyari? Si nanay po, matagal na pong iniinda yung tuhod po niya, tatay, at saka po yung kanyang kalooban na yung mabigat. Pero nakarating po siya dito, lahat po na yun ay pinagaan ng Diyos. Magaling na po siya. Kumusta na po kayo, nanay? Mabuti naman na po, masigla na. Palakpakan po natin si Jesus. Ano nangyari? Si sister naman po, yung pong isang kaliwang ano po niya, mata, hindi po nakakabasa. Pero purihin po ang Diyos, ngayon daw po nababasa na po niya yun. So yung kaliwang mata mo hindi nakakabasa? Bakit? May katarata po. May katarata. Opo. Ngayon nakakabasa na siya. Palakpakan po natin si Jesus. God bless you. Likod ng Diyos, si nanay naman po, masakit po ang likod at pinagaling na daw po ito ng Diyos. Ngunit po yung kanya pong mga mata, sangayon po sa kanya, isang taon na malabo. Ngayon po, pinakita niya po yung salamin sa akin, malinaw na malinaw daw po ang kanyang mga mata. Pinagaling na po siya ng Diyos. Kumusta na po yung mga mata niyo? Malinaw na po, tatay. Maliwanag na. Palakpakan po natin si Jesus. Pati yung sakit ng likod na wala na rin. Inubos po ni Kristo yung sakit po nito. Isa pa pong palakpak na malakas kay Jesus. Ano nangyari? Praise God, si ate po naman ay meron po siyang goiter. Ang sabi daw po ng doktor, kailangan daw po maraming gamot ang kanyang inumin. Pero naniniwala po siya dito na pinagaling na po siya. Kumusta na po kayo? Galing na po ako. Pinagaling pa ako ng mahal na Panginoon. Amen. Sa pong palakpak na malakas kay Jesus, ano nangyari? Manugad, si nanay po ay malabo daw po ang kanya pong kanang mata ng almost 5 years. Pero ngayon, maliwanag na daw po ito. Pinagaling po siya natin Diyos na buhay. Malabo yung kanang mata ng 5 taon. Opo. Takpan niyo po yung kaliwa. Kumusta na ngayon? Malinaw naman. Palakpakan po natin si Jesus. Mabuti po ang Panginoon. Pagtas po tayong dalawang kamay. Maraming pong salamat. Dinalaw mo ang iyong bayan. Ginamot mo ang mga may karamdaman. Niligtas mo ang hindi ligtas. Pinagpala mo ang walang kabuhayan. Salamat sa iyong kadakilaan. Mabuting Ama, selyohan mo po. Selyohan mo po ang ginawa mong pagdalaw, pag-abot sa mga anak mo, sa buong NCR, Luzon, Visayas, at Mindanao. At lahat po ng nakatingin sa lingkod mo ngayon, nakikinig sa buong mundo, ay abutin mo. Yes, Father God. Bless them. At patuloy mong ihayag ang iyong sarili sa kanila. Pagpalain mo sila at biyayaan ang iyong pong kabutihan. Nagpapala ko po, Ama, ang pamahalang bayan ng Bulacan. Nagpapala ko ang buong lalawigan ng Bulacan, ang gulayan ng prutasan ng palaisda ng ekonomiya,
ang turismo, ang kalakal. At dinideklara namin ang buong Bulacan ay para kay Kristo. At si Kristo ay para sa buong Bulacan. Nagpapala ko rin po amang lahat ng nandito ngayon. At ihatid mo ang kaligtasan sa kanilang buong sambayanan. Eksakto, alam man po, bilang ng kanilang pamilya, lahat ay dalhin mo sa kaligtasan. Naligaw po ang dakil at karapat dapat sa lahat, kaya sumayo po ang lahat ng karangalan, lahat ng papurit, pasasalamat. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, at ang bawat napagpala at nagmamahal sa Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kalot, buong pag-iisip, ay sama-sama magsabi na ang Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Praise God for His love, goodness, and faithfulness to you. In the book of Matthew, chapter 14, verse 14, we read, "And when Jesus went out, He saw a great multitude, and He was moved with compassion for them, and healed their sick." So nang tayo po ay nakakilala sa Panginoong Jesucristo, hinayag niya po sa akin ang kanyang buhay at kung paano mabubuhay kagaya niya upang ang lahat ng mga may sakit at karamdaman ay atin pong madala sa kagalingan, ang mga hindi ligtas ay madala sa kaligtasan, at sa atin pong kabaguhan sa pananampalataya ay punong-puno tayo ng Diyos, ng pag-ibig ng Panginoong Jesus sa lahat po ng may mga karamdaman, Espiritu, kaluluwa at katawan. At sa biyaya ng Diyos, saan man po tayo pumunta, ay napakarami pong gumagaling. Bulag ay nakakakita, ang bingay nakakarinig, mga pilay lumalakad, ang cancer, goiter, cyst, leukemia, myoma ay gumagaling, mga tumor ay nalulusaw, mga paralyzed ay tumatakbo, ang nasa wheelchair ay tumatayo, ang agaw buhay ay bumabangon, at ang mga patay ay nangabuhay. Ito'y naging pamumuhay natin araw-araw, diyan man tayo makarating. Hindi tayo nawalan ng pag-ibig at kabigatan sa puso. Pero sa gitna ng napakaraming taong gumagaling, saan man tayo pumaroon, ang kabigatan sa puso ko ay lalong lumalaki dahil nakikita ko na kahit saan ako magpunta, napakaraming tao ang may mga sakit at karamdaman. Napakaraming mga taong inaalipin ni Satanas, pinahihirapan, inugulo. At napakaraming tao, nangalat, para mga tupang ligaw na walang tiyak na papatunguhan. At sa ganyang kalagayan ay dinala tayo nito sa maraming buwan na kakulangan sa pagtulog upang manalangin ng manalangin ng manalangin. Upang ang mga taong may mga sakit at karamdaman ay magsigaling. At isang araw sa ating pananalangin na ang kabigatan at pag-ibig sa ating puso para sa mga may sakit ay halos makonsume na ang ating buhay, ay sinagot ako ng Panginoong Jesus at ang sabi niya, "Anak, pumunta ka sa radio at television. Maglagay ka ng programang Oras ng Himala. At siya'y gagamitin ko mightily, nationwide and around the world, through social network evangelism, upang pagalingin ang iba't ibang mga sakit at karamdaman." At noong 1993, we started ang ating unang-unang radio program, ang Oras ng Himala. At noong 1996, ang ating television programs. At hanggang ngayon, siya ay nagpapatuloy. Milyong-milyong tao po ang gumaling, lumayat na pagpala. And every day, ay napakarami pong himala ang ating nababalita ang nangyari sa pamamagitan ng mga testimonies ng mga tao na nagsigaling. At ang marami sa inyo ay member na ng Jesus is Isil Worldwide Ministries here in abroad. At maging sa pangkasalukuyan, ang kanyang pagpapagaling ay tuloy-tuloy sa ating
main church, EDSAI, hindi naubusan ng himala ang Diyos linggo-linggo sa ating pagtitipon. Ang ating gawain ay puno ng mga tao galing sa iba't ibang lugar, hindi mapagaling ng mga doktor labas-pasok sa iba't ibang ospital. Pero pagdating po sa ating gawain, sila po'y nagsisigaling lahat. Ang Diyos ay nagdagdag ng ating mga programa mula sa isang ating radio programs ay naging 18. Ang ating airing sa TV na isang beses lang once a week ay naging araw-araw. At ngayon ay meron na tayo Oras ng Himala Channel na ini-air 24 hours. Every day, Monday to Sunday, ang ating television programs. At ang isang malaking dahilan, mga iniibig, mga minamahal, kung bakit ako nagsasalita sa inyo ngayon, sapagkat alam ko kayo po'y napagpala ng lubos sa mga programang ito. At hindi rinlikid sa inyo kung gaano kalaki ang ating bayaring bonbon. Kaya muli, ako po'y nagpapaabot sa inyo na kailangan po ng ating bansa na maraming tao para sa karangalan ng Diyos at kahiyan ni Satanas ang inyo pong pag-ibig na pinakikita sa pagsunod sa pamamagitan po ng pagkakaloob. Hindi po birong salapi ang ating ibinabayad buwan-buwan. At ang lahat ng ito ay nagpapatuloy dahil po sa katapatan ng Diyos na kung saan kayo po hinihipo niya at kayo tumutugon, sumusunod, walang sawang nagkakaloob. Mapabilang po kayo sa 1,000 mga tao magbibigay po ng 1,000 pataas buwan-buwan na magiging love covenant partner ng Diyos sa pamamagitan ng programang Oras ng Himala sa television at radio upang magpatuloy po ang ating mga programa at madagdagan pa po siya at mapaganda pa po natin ang ating pong mga earrings. At alalahanin po natin ang sabi sa atin ng Panginoong Hesus nang misa ako po'y nananalangin ang sabi niya, mahalin daw po natin ang mga programa niya sa radio television ng Oras ng Himala. At paano natin tamamahalin? Ito rin po'y ating ipanalangin palagi, ipag-ayuno, panoorin, ibalita sa marami, i-share sa lahat. At tayo rin po'y magpakatapat sa atin pong responsibilidad na personally, as a family, collectively, corporately, ay magbigay po tayo buwan-buwan ng mga amount na ating ipinapaabot sa inyo upang maipakita natin ang ating pag-ibig sa Kanya at sa programang isinilang sa Kanyang puso na nagpala sa bansang ito at buong mundo, lalong-lalo na po sa inyong mga buhay. Hindi po mabilang ng mga salapi ang na-spare sa buhay ng marami na kinakailangan magbayad sa operasyon, chemo, confinement sa ospital, pagbili ng gamot, at iba't ibang klase po ng injection na nilalagay sa kanilang katawan. So dahil sa Oras ng Himala, ay naibisan po sila ng bayarin, ng kabigatan na marami po'y nangungutang para lang gumaling. At alam niyo po yan dahil naranasan niyo po yan. Kaya magsama-sama po tayo magpakatapat sa Diyos. Maging love covenant partner po tayo ng Diyos, ng lingkod ng Diyos sa programang Oras ng Himala para sa inyong buwan ng pagkakaloob ng 1,000 pesos pataas. At doon naman po sa dati na nagbibigay ng sobra sa amount na yan dahil kayo po'y pinagpala ng Diyos ng gusto, kagaya ko, aking pong pledge ay 25,000 a month. At yung po'y tapat kong ibinibigay buwan ba, nakikita niyo po sa atin pong gawain kada first week po ng bawat buwan ay hinuhulog ko po ang aking pong covenant sa Diyos mula sa aking tithes at mga offerings at yung pong aking 25,000 a month pledge sa television at radio ay tapat ko pong ginagawa. Ganito po ang ating gawin. Magpatuloy po natin siya. At kung kayo po'y pinagpala ng Diyos ng sobra, magdagdag po kayo. Kagaya ko dati, ang aking pong pledge ay 20,000 lang, ginawa ko pong 25. Ang Diyos naman po'y tapat. Nakitala po tayong sweldo rito buwan-buwan, ay humihi po siya ng mga tao upang tayo po'y pagpalain upang ang atin po mga ikapu at mga pledge ay atin pong maibigay. At yun po, hindi tumitigil. Because our God is a faithful God who keeps His covenant of love to a 1,000 generation, to you and to me and to all of us who loves Him and keep His command. Kaya ako pinagpapasalamat sa inyo mga buhay, mga minamahal, mga iniibig, mga anak sa pananampalataya, sa inyo pong pagtugon sa Diyos, sa atin pong panawagan para sa atin pong programa
sa television at radio ang oras ng himala. Hindi siya dapat tumigil, bagos dapat siya po'y magpatulit madagdagan hanggang tayo po'y ma-rapture ng mga buhay at maubos ang lahat ng sakit at karamdaman sa bansang ito matapos ang gawa ni Satana sa lahat at ang mga tao ay makakilala sa Panginoon at ma-enjoy ang buhay na walang hanggan at ang masaganang buhay na ipinangako ng Panginoon sa John 10:10 ay siya po niyang perfect will po sa lahat. So again, thank you for responding to God. Thank you for faithfully giving to God your monthly love covenant offerings para sa programang Oras ng Himala sa radio television. And the Lord, yes, the Lord, our Heavenly Father, richly bless you and give you more than what you asking and even understand. Because God, according to Proverbs 28:20, rewards faithfulness. And it says, blessed is the man who is found faithful. Ang tao raw pong tapat sa kanyang love covenant offering sa Diyos para sa programang Oras ng Himala buwan-buwan ay taong pinagpala. At kayo po yan. So maraming salamat. Kayo po ay tumugon. And the blessings of the Father be with you in abundance without measure. Ama, magdagdag ka pa po na magkakaloob sa programa mong Oras ng Himala here in abroad. At lahat ng inaabot ng tinig ng lingkod mo ay kausapin mo. Ang dati na nagbibigay ay po imo magdagdag at ang dati ng pinagpala at patuloy na pinagpapala ay magkaloob pa na magkaloob ng masagana upang lalo silang managana. At higitan mo, Ama, ang number ng mga taong dapat magkaloob. Give us more 10,000 love covenant partner for your TV and radio programs of Oras ng Himala. Become so strong, unshakable, and always multiplying. At pagpalain mo po ang lahat ng paulit-ulit, kagaya ng iyong mga pangako sa iyong mga salita. Salamat sa iyong pagtugon at pagpalain kayo ng Diyos habang panahon. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, at ang bawat isa'y magsabi ng Amen and Amen. Walang patid at kamangha-mangha ang mga himala na nagaganap sa Oras ng Himala. Puntakig yung Pilipinas! Bulag nakakita. Nakakakita lang po ito! Wala ba? Bingi nakarinig. Ate, bingi ito. Hindi nakakarinig. Hindi po alam po nila. Alam po talaga. Nakakarinig na po pala. Pipi nakapagsalita. Yung pagaling sa'yo. Pilay nakalakad. Takbo! Balik! Ang mga may cancer, bukol, goiter, at lahat ng alipin ng iba't ibang uri ng sakit at karamdaman ay gumaling. At walang tigil ang pagbuhos ng biyaya at pagpapala. Ang pagdalo ay huwag kaligtaan. At si Jesus, the Healer, ay tunay na inyong mararanasan sa gaganaping Oras ng Himala. Miracle after miracle explosion. Ang live miracle service ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa iba't ibang bayan sa Pilipinas na pinamumunahan ng Lingkod ng Diyos, Apostle Renato D. Carrillo. Sa lahat ng mga kababayan namin, taga Puerto Princesa City, Palawan at Karatig Bayan, kayo po ay dumalo sa darating ng September 6 to 7, 2022, Tuesday to Wednesday at 2 p.m. at A&A Plaza Hotel, National Highway, Corner Westcombe Road, Barangay San Miguel, Puerto Princesa City, Palawan. For more information, please call or text 0950-309-1410 or 0953-087-1800 or 0929-499-1266. Sa inyong pagdalo, isama ang inyong mga kaibigan at mga mahal sa buhay at ang lahat ng nangangailangan ng himala ng kagalingan at kalayaan.
Welcome din po ang lahat ng church leaders at ang buong body of Christ mula sa iba't ibang fellowship, sect, o denomination at maranasan ang greatest apostolic revival of the church. Kaya dalo na, mag-anyaya at magpagpala ang lahat ng aspeto ng inyong buhay. Ito po ay libreng gawain. Stay connected, be updated, and make a difference as you grow deeper in your relationship with God and pursue your heavenly calling. Just like and follow the official Facebook page of The Living Like Jesus U at www.facebook.com/LLJYOfficial. Everyone is welcome to like and follow and share posts. And together, let's fill this nation and the whole world with the gospel and living like Jesus' revelations, touching innumerable precious souls. The prophecy that 1 billion youth will enter heaven. Your one click, one like, or one share can reach millions upon millions of lives in just one moment. So make the most out of each moment. Use your social media accounts for the glory of God and for the salvation of souls. And God bless you. The ministry's upcoming events. Prophetess Elena Ga Carilius, 64th Living Like Jesus Birthday Celebration with the Covenant Partners of the Mission Travel on August 19, 2022, Friday at 2 p.m. at the ministry's main church. Mission of Love, Love in Action, 14th Year Living Like Jesus Anniversary, and Prophetess Elena Ga Carilius, 64th Living Like Jesus Birthday Celebration on August 21, 2022, Sunday at 2 p.m. at Amoranto Sports Complex, number 140 Don Erosis Avenue, Diliman, Quezon City. Jesus is Our Shield Worldwide Ministries Singapore Chapter 8th Year Living Like Jesus Anniversary with theme Jesus the Healer on August 27 to 28, 2022, Saturday and Sunday at 2 p.m. at number 51 Cuppage Road, Level 3, Singapore 229469, behind the Centerpoint Mall along Orchard Road near Somerset MRT. For more information, please call or text +65 8797 6003 or +65 9183 6279. Season of Prayer and Fasting on September 5 to 10, 2022, Monday to Saturday, 24 hours prayer at the ministry's main church. Oras ng Himala, Miracle After Miracle Explosion with theme Jesus the Healer on September 6 to 7, 2022, Tuesday to Wednesday at 2 p.m. at A&A Plaza Hotel, National Highway, Corner Westcombe Road, Barangay San Miguel, Puerto Princesa City, Palawan. For more information, please call or text 0950-309-1410 or 0953-087-1800 or 0929-499-1266. On September 13 to 15, 2022, Tuesday to Thursday, in Gimba, Nueva Ecija. On September 23, 2022, Friday, in Binian City, Laguna.
Season of Prayer and Fasting on October 3 to 8, 2022, Monday to Saturday, 24 hours prayer at the ministry's main church. Jesus is Our Shield Worldwide Ministries 33rd Living Like Jesus Anniversary on October 21 to 24, 2022, Friday to Monday. Living Like Jesus Conference on November 9 to 22, 2022 in United Arab Emirates. Attend, invite friends and loved ones. Do you have prayer requests? We're here for you 24/7. Have you experienced God's love and greatness? Share your testimony. Don't forget to like our official Facebook page. Follow our Instagram and Twitter accounts. And subscribe to our YouTube channel. Just open your YouTube app and search for Jesus is Our Shield Worldwide Ministries, or simply in the search bar, just type youtube.com/Jesus is Our Shield Worldwide Ministries. Click the subscribe button now and be updated with the latest Living Like Jesus preachings of the man of God, Apostle Renato B. Carrillo, and also the ministry's events. Be a part of this God's greatest anti-move through social media. Thank you for joining us tonight. You can also attend to our Living Like Jesus services.